Dito po nakakabit yung tatlong tubo na nahulog. Nabubunutin natin ngayon. Paano naman hindi mahulog? Tatlong thread laman pala yung naipasok dito. Doon nahulog, doon sa di quattro na casing niyang yon. Ay nako, yun po ang susubukan natin na sungkitin doon sa loob. O kung mabubunot pa natin, ito ang pangbubunot natin. Itong didos, ang haba na tubo na detres, linagyan po natin ng coupling. Ayan. Kapag hindi niya po mabubunot ito, abay gagawa po tayo ng ibang paraan. Yung parang umbrella na pangbubunot natin. Pero kapag nabunot na ito, edi wala lang problema. May kabigatan lamang po yung bubunutin natin natin dito. Kasi nga po, tatlong tubo na ang size ay number 3. Aba, mahirap buhatin. Ayan, ipasok na natin para sungkitin yung tatlong tubo. Ay nako, medyo merong kabigatan lang kapag po nasungkit natin. Ayan, ibaba lang po natin at saka patsyamba. Ayan, patsyamba na nating i-thread. Pabaliktad po yan. Ayan, patsyamba na nating i-thread-thread. Saka natin bubunutin. Talagang medyo mabigat po yun. Imagine nyo yun ha. Tatlong tubo po na 6 meters ang haba ng isang tubo. Na number 3 ang size o laki ng tubo na bubunutin natin. Ayan, kumapit na. Sige, higpitan mo pa para sigurado. Saka natin tatalian, saka natin bubuhatin. Ayan mga kabertod, tinalian na po natin. Kinakailangan pong chimblak, pero wala nang chimblak kapag merong malakas na magbubuhat. Ayan. Dito na lang po. Dito kasi nakakabit yun. Ayan, bumitaw eh. Tatatlong thread ba naman ang ikinabit ng gumawa dito? Nako. Ngayon, ang trabaho natin ay bunutin. Ayan na, ito na. Puwersahan na ito. Sige, bunutin nyo na. Hindi po kaya ng isang tao lang ito. Kailangan pagtulungan. Dahan-dahan lang, kahit pa konti-konti, ang importante na itataas. Ayan, tumaas na po ng konti. Ito na po ang paraan namin pinangbuhat. O, ayan, nabunot na. Ayan, shortcut! Ayan, kitang-kita nyo. Ito, naidisgrasya namin na ikabit. Ayan, dinabunot tuloy. Ayan, sige, baklasin mo na. Kabertod, ayan. Ito na po yung nahulog na nakakabit doon sa T-coupling na pinaglagyan ng pump. Ayan, buti na lang po na bunot nitong pinangbunot nating ito. Balik, ganito lamang po ang isang paraan ng pagbunot kapag mahuhulugan kayo ng tubo. Subukan nyo muna ang bunutin ng gaya ng pinangbunot nating na kupling, patsyambaan lang na i-thread. Pero kapag nalustred na o kaya naputol yung tubo, meron po kaming pinangbubunot. Papakita ko po sa inyo kapag meron kaming bubunutin na naputulan ng tubo. At para hindi na maulit-ulit na mahuhulog itong tubo na ikakabit natin, ay lalagyan po natin ng stopper. Ayan. Ganito po kasi ang ginagawa ko kapag meron po akong ginagawang ganito. Hindi ko kasi trabaho ito. Napakinabangan ba naman nila ito ng mahigit 5 taon, pero nung bumigay na, yung thread na tatatlo lang na pumasok doon sa T, ayun, nakulog tuloy. Ganito po ang gagawin ninyo para siguradong hindi makukulog, lalo na kapag merong casing. Okay lang po kapag walang casing. Yan. Ito po ay magiging stopper niya para hindi pwersado yung T na hahawak dito. At para sigurado, dalawang stopper po ang ilalagay natin na magkakawak dito sa tubo na to para po hindi mahirapan yung T naghahawak dito. Ayan. Lagyan na po natin ng tiplon para po hindi magkasingaw. Ayan. Saka natin nilalagay na ito. O di hindi na po ito pwersado. Sa makakapansin dyan, nabaliktad po ang paglagay natin ito sa linalagay natin ito na liter T na paglagyan ng pump. Ayan ako. Front camera po ang pinangbibideo natin dito. Kaya pabaliktad kong papanoorin. Pahigpitan lang po natin ng mabuti, no? Hindi po kasi masyadong maganda yung thread. Hindi magkamats doon sa linagay nilang ito, yung pinagkabitan na bossing number 4 by number 3. Kaya kahit tatlong thread lang ang may pasok natin dito, ang importante ay meron na pong stopper at walang singaw. Ay okay na po ito. Bali, yan lamang po ang munting tutorial natin ngayon. Isang paraan sa pagbunot ng tubo na nahulog. At marami pa po tayong mga tutorial na i-upload sa page na to. Tungkol sa paghanap ng magandang tubig sa ilalim ng lupa, paggawa ng poso,
paggawa ng patubig, pag-ayos ng mga aberyang ginawang mga poso. At kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin natin at gagawan po natin ng content para may pakita sa inyo at maintindihan ninyong mabuti. Mas maganda po kasi yung magpaliwanag na merong ebidensya. At yun lamang po, maraming salamat, namamalam lang yung lingkod, Boy Bertod.